ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo't baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing, at mga intindihin sa buhay, at baka bigla kayong datnan sa araw na iyon. Babagsak itong parang bitag sa lahat ng nasa lupa, kaya lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. May katapusan ang lahat, ang panahon, ang mundo, at ang buhay natin sa mundo. At sa katapusan, may magsisimulang muli ng walang hanggan. Walang hanggang kaligayahan sa paraiso sa piling ng Diyos o walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Hindi tayo tinatakot dito ni Jesus. Pinaalalahanan niya tayo tungkol sa katotohanan ng walang hanggang kaligtasan at walang hanggang kapahamakan. Walang dudang gusto niyang maligtas tayong lahat. Hindi siya nagkatawang tao at nanirahan sa mundo para sa wala, kundi para ituro sa atin ang tamang daan patungo sa Ama. Nakasalalay sa dalawang bagay ang ating kaligtasan, pagbabantay at panalangin. Ang pagbabantay ay nangangahulugan ng ating mga pagsisikap na mamuhay ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos na nagsasaad sa banal ng kasulatan. Ang panalangin naman ay nagpapaiwatig na sa bandang huli, sa kabila ng ating mga pagsisikap, sa kagandahang loob pa rin ng Diyos na kasalalay ang kaligtasan nating lahat. Pagsasagawa, nananabik ka bang makaharap ang Panginoon? Bakit? Natatakot ka bang mamatay at mawala sa mundong ito? Bakit?